Naniniwala po ba kayo na sa ikawalong gabi ng inyong pagnunubena, ipagkakaloob ng Diyos ang inyong hinihingi? Amen? Amen! Ang lahat ng naniniwala po, malakpas ng malakas! Ang aking pong inspirasyon sa gabi nito ay ang puso ni Jesus at ni Maria, pundasyon ng isang simbahang hinuhubog ng sinodalidad. Buong taon po wala kayong maririnig kundi sinodalidad. Sinodality. Lalo na po kayo dahil ang leader po ng sinodality sa diocese ay ang inyong cura paroko. Kaya dapat kabisado niyo bilang mga manggagawa, ano ba ang sinodalidad bilang isang simbahan? Ang sinodalidad po ay isang panawagan ng isang simbahang walang naiiwan. Isang simbahang pantay-pantay. Isang simbahang nakikinig, nakikisangkot, at tumutugon sa misyon kahit saan. Ibig sabihin mga kapatid, ngayong taon, walang ibang panawagan ng simbahan, kundi tignan ang ating sarili bilang isang simbahan. Tayo nga ba ay sabay-sabay na hinuhubog ng ating pananampalataya? Tayo ba ay isang simbahan na marunong makinig? Alam niyo kasi ang problema sa simbahan ngayon, dumaan lang yung pandemya, para bang hindi na tayo marunong makisangkot? Para bang hindi na tayo marunong tumugon sa panawagan ng mabuting balita? Dumaan lang yung pandemya, masyado tayong in-spoil ng live stream, eh hindi na natin kayang tumuntong sa simbahan. Dumaan lang yung pandemya, marami tayong mga biyayang natanggap, nakalimutan natin na meron din tayong responsibilidad na magbigay. Bakit? Dahil tayo ang simbahan. Ang simbahan po, hindi itong napakaganda yung simbahan na apat na sulok, hindi yung basilika, hindi yung kapilya. Tayo ang simbahan. At kung naniniwala tayo na tayo ang simbahan, buhay ang simbahan. Eh kaya alam eh, kahit naman naka-face mask, kahit naman hindi kitang-kita yung mga mukha nyo, eh para bang Biyernes Santo na lang araw-araw. Tignan nyo nga ho yung mga katabi nyo, pakitingin sa kanan at sa kaliwa. Buhay niya ba yung simbahan sa mukha na yan kahit may face mask? Yes. Amen? Yes. Buhay tayo, malakpak tayo ng malakas! Mga kapatid, sa totoo lang, ang simbahan sa Pilipinas, matagal na natin tinatangkilik ang sinodalidad. Naniniwala tayo sa isang simbahang pantay-pantay. Pero, maraming karanasan, maraming halimbawa na kailangang imulat natin ang ating mga mata at buksan ang ating puso. Una, ang puso ni Jesus at ni Maria ay daluya ng pakikiisa. Hindi po ba kayo nag-iisip? Sa dinami-dami ng mga patron na pwede niyong kilalanin, si Maria at si Jesus pa. At hindi lang yun, kinikilala niyo ang kanilang dakila at kalinis-linisang puso. Eh ang problema lang po, akay tayo ng akay ng mga tao ang lilikod para makiisa. Pag nakita yung ating katauhan, minsan nag-turn off na. Paano naman ako magsaserve sa simbahan eh, napakasusugit ng mga tao? Paano naman ako lalapit dyan sa simbahan eh, lahat yata ng panalangit narinig ko na. Paano ba ako maglilingkod sa simbahan eh, hindi ko man lang maramdam na welcome ako? Paano natin masasabing buhay ang simbahan kung hindi natin iparamdam sa mga parokyano natin na welcome sila at kapamilya natin sila upang ilahad natin yung pakikiisa sa bawat isa? At yung pakikiisa na yun, walang pinipili, walang kinikilingan. Hindi pwedeng mayaman-mayaman lang, mahirap-mahirap lang, hindi pwedeng may influensya yun lang, pantay-pantay. Ang pakikiisa hindi yung meron kang kapangyarihan.
pag-iisa, kailangan ibigay ang sarili, ano pa man, sino ka man, ano man yung binigay na talento ng Panginoon sa iyo. Pangalawa, si Jesus, ang puso ni Jesus at ni Maria, ang inspirasyon ng pakikisangkot. Ano ba yung pakikisangkot? Marami po kasi sa atin namulat yung parabang mga nakikisaw-saw lang. Ito pong parokya niya, napakasipag sa pagbibigay sa mga kapuspala. Paano mong masasabing nakikisaw-saw lang? Ay yung iba, pupunta lang, makikipag-picture taking lang, na-upload sa Facebook, okay na. Yung iba, ay, nagbigay naman na ako, okay na yun. Ang pakikisangkot po, kailangan yung puso. Ang inspirasyon natin yung puso ni Jesus at ni Maria. Na kung talagang nakikisangkot tayo, hindi dahil meron tayong intensyon. Ngayon pa lang, nakikisangkot na ako kasi tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Ngayon pa lang, nakikisangkot ako kasi gusto ko maging PPC officer o kaya gusto ko maging leader ng aming ministry. O kaya gusto kong makilala ng mga kapitbahay, lalo na ngayon, live stream. Pwede kayong makita. Hindi po ganun ang pakikisangkot. At yung pakikisangkot na nakabatay sa puso ni Maria at ni Jesus ay yung pakikisangkot na totoo. Yung pakikisangkot na walang pinipili. Yung pakikisangkot na ang lahat ay kasama at walang maiiwanan. At yung pangatlo po, ang puso ni Jesus at ni Maria ay huwara ng ating pagtugon para sa misyon. Lahat po tayo ay mga misyonero sa buhay natin. Hindi lang po kami mga pare, may misyon ka sa anak mo, may misyon ka sa asawa mo, may misyon ka sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. Pero hindi mo nauunawaan yung misyon na yon dahil ikaw palagi ang sentro. Kapag tayo ang sentro ng lahat ng bagay, hindi na natin makikita yung ibang mga detalye. Punong-puno na tayo ng sarili natin. Yun po ang sakit ng mga lingkod ng parokya o kahit kami mga pare. Kapag ang aming misyon na yung sarili namin ang nakasentro, hindi na namin nakikita yung kagalingan ng ibang tao. Hindi na namin nakikita yung kakayanan ng ibang tao. Hindi na yung pagtugon sa misyon. Yun ay isang pamamaraan upang iangat ang sarili. Mga minamahal kong kapatid, ang tatlong elementong ito ng isang simbahan na hinuhubog ng sinodalidad ay napaka-importante, lalong-lalo na ngayon na ipinagdiriwang niyo ang inyong kapistahan. Bakit? Dahil dapat natin tularan ang pagtibok ng puso ni Jesus at ni Maria. Nagdunubi na tayo ng mahal na puso ni Jesus. Nagdarasal tayo sa kalinis-linisang puso ni Maria. Pero yung puso naman natin, punong-puno ng poot at gayet. Yung puso naman natin, punong-puno ng inggit. Yung puso naman natin, punong-puno ng pag-iimbot. Paano natin sasabihin karapat dapat tayo sa biyaya natin humihingi? Kung hindi natin ginagawang halimbawa ang pagtibok ng puso ni Maria at ni Jesus. Pangalawa, narinig po natin sa mabuting balita na kung nasaan ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Depende po kung anong yaman yung gusto niyong tukuyin. Kung mayaman ka ngayon, pautang. Kung mayaman ka ngayon, magbigay ka dito sa parokya at kailangan ng maraming tulong para lalo pang mapaganda at makatulong sa marami. Pero ang yaman na tinutukoy ng mabuting balita, yung yaman na hindi kaya kagawin ng kahit kanino. Yung yaman na pag humarap ka sa Panginoon, hindi mo naman madadala yung ibang yaman eh. Pero itong yaman na ito, yung yaman na pinagsusumikapan mo na yung kabutihan ng Panginoon ay ang siyang iyong halimbawa. Sabi nga po, kung meron daw dalawang kapangyarihang iniwan ng Panginoon sa ating lahat ay ito. Kapangyarihang magmahal at kapangyarihang magpatawad. Yung kapangyarihang magmahal, hindi yung kayang agawin ng kahit kanino. At huwag niyong hayaan na diktahan kayo dahil kapangyarihan niyo yan. Marami po sa atin ngayon ang takot na magmahal.
Ikaw ba naman, 6 years kayo magkaibigan, tapos 3 taon lang tayo mag-asawa. Pakanta ka ng paubaya, kang tutulay. Diba? Lalo na kung paulit-ulit mo pang kinakanta. Oh, ang kasama, pero di ang mahal. Ang hirap. Ang hirap ang mahal ngayon. Maraming tamang tayo ng pagmamahal. Paano ba tayo magmamahal kung ang gusto natin pamantayan yung sarili lang natin? Pero kung magmamahal tayo at ang pamantayan natin ay si Jesus at si Maria, yun yung pagmamahal na hindi nag-aantay ng kapalit. Yun yung pagmamahal na kahit pagod na pagod ka na maglingkod sa parokya, ay binigay mo na lahat at kahit hindi ka pa na-appreciate, magmamahal ka pa rin. Yung pagmamahal na kahit 100% na yung ibinigay mo, sobra pa, abunado ka pa, magmamahal ka pa rin. Dahil yung pagmamahal, binabatay natin sa pagmamahal ni Jesus at ni Maria. Huwag daw tayong matagot magmahal. Hayaan lang natin yung puso natin na mapagod at hayaan natin magmahal muli. Dahil kahit pagod na yung puso natin magmahal, kahit na nasasaktan at nabibigo tayo, kahit na hindi naiintindihan yung pamamaraan ng ating pagmamahal, yun yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Magmahal tayo hanggang kaya natin, hanggang sa huling hiningan ng ating buhay. Pangalawa, yung kapangyarihan magtatawad, at ito yung may kaugnayan dun sa una. Kinikilala natin yung puso ni Jesus at ni Maria, pero hindi tayo marunong magpatawad. Eh, Father, ang hirap kasi magpatawad eh. Lalo na wala naman akong kasalanan, lalo naman siya yung nauna, siya yung mas malaki yung binamak. Yun nga po yung problema eh. Lagi na lang iniisip natin yung papunta sa atin, hindi yung palabas. Ito pong huli, ito po ang political. Noon pong pasasalamat sa atin ngayon, nagkakwentuhan ko kami ni Miss Cherry Pai Picasso. At alam mo, sabi ni Miss Pai sa akin, Father, alam niyo po, nakakapagod yung mahal. Pero narinig niyo po ba yung kwento ng buhay ko? Alam niyo naman po yung kwento ni Miss Cherry Pai Picasso, di ba? Na pagkatapos patayin yung nanay niya, pagkatapos ng 1 o 2 taon, siya yung pumunta sa kulungan. At alam niyo po anong ginawa niya? Literal, pinatawag niya yung pumatay sa kanyang ina. Niyakap niya. At sa kanyang pagyakap, sabi niya sa akin, Father, iba pala yung pakiramdam na makaharap mo yung taong pumatay sa pinakamamahal mo. Pero ang isusukoy mo pa rin yung pagmamahal dahil naniniwala ka na yung ibinibigay mong pagmamahal at kapatawaran ang mumula sa Diyos. Hindi po ako nakapagsalita. Kasi sabi ko, kahit natupari ako, maraming beses ang hirap na pong magpatawad. Ang hirap na pong magmahal. Pero pag ang batayan ng pagmamahal at pagpatawad ay si Jesus at si Maria, para bang manihiya tayo? Sino ba naman tayo para magpatawad, hindi magpatawad at hindi magmahal? Naalala ko po, Lord, nung pauwi na po ako ng Pilipinas, yung aking connecting flight sa Dubai, gustong i-rebook ng company. Ako na excited na umuwi. Galit na galit ako kasi parang 10 hours yata ang i-stay ko pa ng Dubai. Siyempre, alam niyo naman po yung Dubai, maraming mga Pilipino. So pagdating ko doon, kahit na galit na ako, hindi talaga, yun daw talaga yung available na flight, kahit na iba yung rebook ko, umupo na lang po ako sa waiting room. At sa aking pag-upo, narinig ko po yung kwentuhan ng mga Pilipino. Meron pong 2 Pilipina doon. Sabi ng isa na, kabayan! Alam mo, finally after 15 years, makaka-uwi na ako ng Pilipinas. Sabi naman ng isa, buti ka nga, 15 years na ako after 30 years. Ngayon na ako uuwi. Pagkatapos pa ng pandemic, alam niyo po, habang pinapakinggan ko yung kwentuhan ng 2, tumutulog ko yung luha.
Kasi bago ko marinig yung kwento nila, ako yung isang pare, nagre-reklamo, entitled, gusto nang umuwi, galit na galit. Pero nandun yung pababayan ko, 30 years, imagine. Bago umuwi, napadasal ko ako. Ang sabi ko, Lord, sorry po. Sorry po. Kung pakiramdam ko yung title na ako kasi pare ako. Patawad, Panginoon, kasi hindi ko nakita na mas marami pang tao mas nangangailangan sa akin. At alam niyo, mga kapatid, yung karanasan ko ngayon, hindi ko makakalimutan. Dahil lahat tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magmahal, pero hindi natin kailangan magmalaki kung sino tayo, kung ano yung narating natin, kung ano yung kakayanan natin. Dahil balibalik na rin man ang mundo, pare-pares tayo ng kakayanan ng magmahal. At kung tinitignan natin ang larawan ni Jesus at ni Maria at ang kanilang kalinis-linisang puso, sana ganun din tayo magmahal. Ganun din tayo umibig. Ganun din natin isabuhay ang pananampalataya natin. Dahil walang ibang sasabihin ng Panginoon sa atin, mahal kita, basta't mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Tandaan nyo, ano man yung kakulangan natin, gaano man tayo masama, gaano man kabigat yung ginagalan natin, mahal tayo ng Panginoon, maging sino man tayo. Magmahal din tayo ang tulad na. At huwag tayo mapagmahal. Huwag tayo mapagod magmahal. Dahil yung kapangyarihan na yun, yun ang magdadala sa atin doon sa buhay na naman.